Angela. Ba't hindi ka pa natutulog? Ah. Nagnat ka pa. Eh, hindi pa po ako inaantok, Tito. Ano ba iniisip mo? Tito, buti pa po si Calvin, no? Bilis niyang nahanap yung mami niya. Samantala ko. Tagal ko nang pinagdarasal na makita ko yung pamilya ko. Hanggang ngayon, hindi pa din nangyayari. Angela, sabi nga nila, may sariling dahilan at timing ng Diyos. Ibibigay din yung pinagdarasal mo sa tamang panahon. Kailan po kaya yun? Tagal-tagal na po kasi. Dito na sana kaya yung mga pangulang ko. Sana... Sana inaanap na nila ako. Sana nakukulila din sila sa akin. Sana katulad ko. Sana ganito na sila kasabik na makasama ako. Kasi gusto ko na sila makilala. Grabe din yung nangyari kay Glenda, no? Pero alam mo, kahit ganun yung nangyari, kung iisipin mo, mabait pa rin ang Diyos sa kanya at sa pamilya niya. Dahil hindi nagtagal yung paghahanap ni Francis at ni Calvin sa kanya. Iniisip mo na naman ba ang anak mo? Sana ate, magkaroon din ako ng solid na lead. Parang yung nangyari kay Calvin at saka kay Glenda, no? Para mahanap ko si Anna. Ay, wala namang magulang na nakakalimot sa mga anak nila. I'm sure yung mga magulang mo, pag makita ka noon, matutuwa yun. Dahil lumaki kang maganda, mabait at masunurin. Kaya tama na yan. Tama na. Hindi talaga kompleto yung buhay ko. Agad siya nakikita eh. Claire, anak, huwag ka ma-offend. Alam mo naman, anak, na mahal kita, di ba? Kaya lang talagang miss na miss ko na si Anna. Miss na miss ko na siya. Alam mo, may naisip ako. Gusto mo, manawagan tayo sa TV. Sa radyo, sa dyaryo. Maghanap tayo ng mga magulang na nawawala ng anak. Tapos lalagay natin yung edad mo. Estimate na lang natin. Tito, sa tingin mo, makakatulong yun para makita ko po sila? Well, oo, siguro. Subukan natin.